Hindi naman talaga totoo nagtatago. Alam mo yung mga madadaldal na media na yan, sa media na yan. Magbablog lang kasi ang animal. Nagki-clickbait or tatakbo lang yan. Oh, ngayon lumabas. Anong ginawa nyo? Nga. Wala kayong nagawa. Nakakahiya kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Panay ang dakdak nyo sa media na sumuko na. Ganyan-ganyan. Wanted ka. Oh, ba't di ka sumuko? Ngayon, nakakahiya ka. Nakakahiya kayo. Hindi nyo kinayang pusasan. Puro kayo clickbait. Ito po na sinasabi, hindi ko maintindihan pag ang isang abogado ay sasabihin na sumuko na si General Bantag. Ito po, hindi po sa iniinsulto ko ha. Bobo ba yung abogado na yun? Bakit mo pasusukuin si General Bantag? Eh wala namang warrant of arrest. Ano yan, nagpapalakas ka ng vlog? Nagki-clickbait ka? Ayun, eto, ayan na si General Bantag. Oh. Kung tingin ninyo, wanted siya. Gaya ng pinalalabas ninyo, mga pinagsasabi ninyo, ginagamit yung title, wanted siya, ayan siya, pusasan nyo. Pinasusuko nyo, sinasabi nyo wanted, sumuko ka na. Ayan, ang daming tao nakakita sa kanya, oh. Ba't di nyo pusasan? Anong klaseng abogado to mga nagsasalita? Gadon, pakisabihan nga yan. Kaabogado mong tao, pinasusuko mo si General Bantag? Nangyari sa'yo? Saan ka nag-ano? Ngayon, wala kang binatbat. Ba't hindi mo pinusasan? Ayan o, nakikita nyo na. Ang daming tao. Hindi mo alam, nandyan siya. Huwag na kayo mag-start ng vlogger. Panira kayo sa mga vloggers, mga animal. Tingin nga ng kamay mo kung may posas, General Bantag. Baka may posas naman eh. Patingin, sir. Ito para sa akin. Ito ang nagiging usapin na ito. Ay pupunta na tayo sa usaping magiging technical na po ito kasi susimula na sa kaso to eh. Ito na po yung pinupuntang riyan natin na aakyat to sa husgado dahil ang prosecutors ay under sa SOJ. Hindi sa nagbibintang tayo, pero syempre, ang boss mo eh lantarang sinasabi at galit at inakusahan din ni General Bantag si SOJ, eh siyempre, anong gagawin ng prosecutors? Yung totoo lang, di ba? Kaya ito po sinasabi ko. Pakinggan nyo po ang aking explanation. Sa aking palagay, hindi na nakakatulong si Secretary Boying Remulla sa kasong diyan ni Percy Lapid, sa kaso ni General Bantag. Bakit kamo? Kasi bilang Secretary of Justice, dapat sa kanya, para siyang judge, dapat siya may kinikilingan. Kahit sabihin niya sa media ng ano-ano, we are based on evidence, hindi po. Kasi nga, meron ng mga pagkakataong nabira niya si General Bantag at si General Bantag binira na rin siya at inakasuhan siya, mag-resign ka dyan at gumagamit ka ng damo, etc., etc. Sa madaling salita, hindi na po nakakatulong si Secretary. Pabigat na po siya sa kaso na yan. Kasi tatandaan po natin, hindi lang po kailangan ang iyong tulong sa isang hustisya ay doon sa halimbawa ay kay Percy Lapid. Kailangan makatulong ka rin sa parehas na partido. And in this case, it's very obvious, nakapaling si Secretary Boying dito sa partido ng Percy Lapid. Kasi siya mismo, sinabi niya, 95% solved na to eh. Ang kanyang paninindigan ay wala dapat panig, dapat neutral siya. So hindi ibig sabihin, nakakatulong siya masolve yung kaso, ay nakakatulong siya, hindi po, nakakabigat siya. Kasi wala siya sa dalawang partido. Dapat parehas nakakatulong siya. Kaya magiging usapin po talaga dito yung jurisdiction. Eto na po, papasok na po. May karapatan po ang ombudsman. Dalawa po yan. Pwedeng mag-inhibit si Secretary Remulla, umalis na siya dyan. Sa kaso man lang, kung ayaw niya umalis talaga, gusto niyang kapitan ng matindi ang posisyon na yan, okay lang. Pero sa kaso ng Percy Lapid, mag-inhibit siya. Bitaw siya. Or talagang ililipat ito dahil may karapatan ang ombudsman mag-imbestiga rito. Hindi lang po DOJ yan. Pero sa akin naman, gusto mo pa bang mangyari yun? Kung talagang gustong makatulong ni Secretary Remulla, eh ba't niya pang hahayaang mangyari yun? Magtatagal ang kaso? Mag-inhibit ka na. Wala namang mawawala eh. Bakit? Ano bang meron? Dami pa namang kasong lalabas.
Isipin mo yon. May kapangyarihan si SOJ baguhin ang resolusyon ng prosecutors. Naman, kung ikaw ay sa tingin mo hindi magkakaroon ng kamay dito or influence si Secretary Jan, ipinanganak ka kahapon. Huwag na natin tingnan yung ginawa ni Secretary Remulla. Yung ginawa na lang ni inakusahan siya na nagdadamo. Pagpa-drug test ka. Huh. Tingin ninyo, ganun-ganun na lang yon? Isipin mo ha, pinagbibintangan or inakusahan ni General Bantag magpa-drug test ka habang yung anak mo ay may kaso tungkol sa damo. Mabigat po yung akusasyon na yon ni General Bantag ha. Palagay ninyo kung ang desisyon ng prosecutors ay iba, hindi siya magkakaroon ng kamay dyan? Hello? Are you born yesterday? Kung ikaw ay naniniwala na hindi siya magkakaroon ng kamay dyan? Naman. It's very obvious. Ah, hindi sa pinagbibintangan natin si Secretary. Pero syempre, may kamay siya dyan. Hindi pwede sasabihin mo lang, hindi, evidence, hindi. Nagbatuhan na kayo eh. Nagbatuhan na kayo ng salitaan. At mabigat yung binitawan sa'yo ni General Bantag. Imposibleng di siya nasaktan doon. Pinahamon siya ng drug test? Yung anak niya may kaso tungkol din sa damo? O ano ibig niya sabihin yun? Like father, like son. Kasi yan ang ginagamit nilang salita. Hindi kasalanan ng isang tatay ang kasalanan ng anak. Correct. Pero yung binitawan ni General Bantag, para niya sinasabing like father, like son. Oh. Yan ba ay magkakaroon pa ba ng patas dyan sa prosecutors? Sige, doon sa mga naniniwala, hindi, magiging patas yung kocholi. Wala ka, wala kang katunayan, wala ka. O sige, magtanong kayo in random na neutral na abogado. Yung talaga may alam ha, na abogado, hindi yung abogadong kalbo. Yung abogado na neutral. Sige, tanong ninyo, eto ba ay posible pa ba magkaroon ng patas? Kasi po, kailangan ng probable cause at didesisyonan po yan ng prosecutors para maihain ng kaso sa husgado. Pag pumasa na po kasi yan dyan, nakakulong na si General Bantag. Na-gets nyo? Na-eliminate na. Ang tanong kasi, magdidesisyon dyan prosecutors. Oh, ayaw nyo maniwala pa rin sa akin. Sige, magtanong kayo sa abogado ninyo. Neutral ha? Hindi yung pasahod nila. Tingnan nyo kung maniniwala sila. Puro na naman ganyan, harapin ang kaso, huwag magdrama. Eh yan din ang sinasabi ni General Bantag sa inyo eh. Hindi po kasi pwedeng ganun ang ganun, harapin ang kaso. Ayan na nga, nakaharap na. Ano ba klaseng harap ang gusto ninyo? Una puwet? Hindi ko maintindihan na anong punto nun? Harapin na lang ang kaso at huwag na magdrama. Sino ba ang labas ng labas sa media na mayroon pang kwintas na makapal? Eh kayo ang drama ng drama dyan. Kailangan pag-usapan yung jurisdiction nito. Hindi pwede, ay sige, iinyo na. Ano yun? Bitter kayo kay General Bantag? Gusto nyo sa kaso nyo? Teka muna ate. May sinusunod po tayong batas. May jurisdiction po. Halimbawa, ang Amerika, hindi basta pwedeng litisin si PRRD. Kasi may jurisdiction po. Merong kung saan dapat iimbestigahan. Doon isasampa ang kaso kung meron. At yan po ang nilalabas ng abogado ni General Bantag. May binabanggit sila na salary grade. Okay? Ayun, ito po sagutin ninyo. Tama po ba yung sinabi ng abogado ni General Bantag na dapat ang ombudsman ang mag-imbestiga, hindi kayo? Huwag niyong sasabihin na harapin na lang ang kaso at huwag magdrama. Ano yun? Sagutin ninyo, tama po ba yung binanggit niyang batas o mali? Sagot kayo ng batas din. Huwag yung basta, huwag ka na magdrama, harapin na lang ang batas. Hello, abogado? Hindi po. Tignan natin, basta inhibition is not a question here. Hindi po pwede. Mabuti naman. Igalang niya ang batas. Sana lagi niyang ginagalang. Ay, ginagalang naman po. Sa akin, palagay ko, Secretary Remulla, ginagalang niya. Kaya nga, ang sagot ng abogado niya ay batas din. Ano yung batas doon? Ang may karapatan mag-imbestiga niyan, ombudsman. Yan po ang sinasabing igalang ang batas. Batas din ang sagot. Hindi yung basta wag na magdrama. Batas. Diba mula nang simula.
Wala, simula. Huwag kayong mag-i-import. Ako po, ha? Ang ganda ng sagot ng abogado eh. Napakalinaw. Kasi nauunawaan ko, hindi dahil tayo ay makabantag, nauunawaan ko yung kanilang ano. That is not drama. Kayo po ba, pupunta kayo sa isang husgado na yung husgado ay nahusgahan ka na? Paano ka magkakaroon ng patas doon? At tapos sasabihin ng husgado sa inyo, hindi, hindi. Wala tayong kampi-kampiyan dito, sa ebidensya tayo. Ha? Ganon? Eh pagkatapos ang sinasabi nyo sa media na kung ano-ano, na-solve na, si General Bantag ay may kaso, harapin niya, hindi po ba yan ay paipagpanig na? Solve na dito, binigyan ng isang linggo ng panel of prosecutors ang ibang partido tulad ng PNP na magkomentaryo dito. Ayon naman sa PNP, tututulan nila ang motion ng kampo ni Bantag dahil may kapangyarihan ang DOJ na hawakan ang kaso. Hindi po kailangan sa batas o sa kaso ang inyong paniwala. Or may paniwala, or kung sinong paniwala. Kasi po, dapat sasagot tayo dun sa abogado base sa batas. Hindi yung what you believe. Kasi pagdating sa kaso, walang kwenta kung anong pinapaniwalaan mo or hindi. Sagot ka ng naaayon sa batas. Ngayon, eto na po yan. Ang magiging usapin dito ay kung sino ang tamang kinote na batas. Ay, sa ombudsman ba siya dapat o sa DOJ? Yan po ang aabangan natin. Kasi, ang again, sino ang magdi-decide niyan? Eh kung prosecutors din ang magdi-decide niyan, ngayon, sigurado sa kanila babagsak yan. Oo, eh syempre, sila magdi-decide eh. Oh. Pero ang dapat sigurong tingnan dito, eh hindi lang dahil kung saan dapat ma-under yung kaso. Sa ombudsman ba o sa DOJ ba? Yan lang ang pagtatalo, jurisdiction. Okay? Bukod doon, ang higit sa lahat dapat ma-discuss ay yung kaya pa ba, magkakaroon pa ba ng fair trial diyan sa prosecutors considering ang head niyan ay si Secretary Remulla. Yan po ang malaking question. Bukod doon sa jurisdiction. Kasi kung hindi magkakaroon ng fair trial diyan sa prosecutor, so sabihin na lang natin na para sila ay makapaghain ng tamang ebidensya na mapatunayan na hindi kahit probable cause, gaya na nangyari kay Jobilim, kahit probable cause, wala eh. Kaya lipad ang kaso. Ako, kung ebidensya titingnan, sa palagay ko, walang probable cause. Pero pagka tiningnan mo kung sino hahawak ng kaso, magkakaroon yan. Again, sino magdi-decide kung kanino jurisdiction yan? Tinamaan ng lintik. Magtatanungan sila dyan. Sasabihin nila, what to do? What to do? Ganon. Ganon ang tanungan nila. What to do? What to do? Nagulat sila dyan eh. Ha? I-check natin. Di pa natin na-check kung tama yung ginamit na jurisprudence dyan. Pero merong kahalintulad. Eh kung may kahalintulad dyan, delicate sila dyan. Sa madaling salita, lilipat sa ombudsman yan. Oh, eh paano na? Nga sila dyan. Oh, sabi nga. Kasi kung may kahilintulad at di nila alam, paano na sila mag-iipal-ipal sa media? Eh, hindi na under sa kanila. Nasa ombudsman na. Hindi, iikot talaga puwet nila dyan. Kasi hindi nila inaasahan yan. Siguro, inaasahan nila, it's in the bag. Ha? Shoot na yan. Shoot sa banga yan. Lagpas na yan sa prosecutors. Oh, siguro, kung makapalag man yan, nakakulong na si General Bantag. Kasi pasado na sa General, ano, habang may kaso, kulong si General Bantag. Okay lang yun. Alam mo siya magdusa dyan. Magngawa sila dyan, ngawa-ngawa. Nakakulong naman. Hmm. Habang inaayos natin, inahabol natin ang ebidensya, in short, in the bag, may bago. May kahalintulad na kaso at pinaniga na ilipat from DOJ to ombudsman. Naku, tapos. Tinamaan ng lintik. Magaling to si Attorney Balisong, ha? See you on Thursday. Malupit si Attorney Balisong. Maganda yung binitawan mo. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Bago tayo pumunta sa investigasyon, wala kayong karapatan mag-imbestiga. Parang ganun eh. Bakit? Ililipat. Ililipat sa ombudsman. Oh, ano katunayan mo? Eto. Ay, tapos.
Baka hindi nila ini-expect yan. Na ako, ginawa kayong bata. Yan ang sinasabi ko. Pag kulang kayo sa ebidensya, kulang kayo sa bala, pagdating nyo sa husgado, paglalaroan kayo ng magagaling na abogado. Katawa-tawa ka lalabasan nyo. O real talk lang. Baka nagulat sila dyan. Biglang hindi na pa-under sa kanila. Katawa-tawa sa publiko nangyari niyan. Isipin mo, pinanindigan kong hindi mag-resign, tapos napunta sa iba.